What's up guys? Welcome back po sa aming channel, Mr. Dimple Vlogs. So for today's video, gagawa tayo ng tutorial about sa two-step verification. So isa po sa mga requirements bago tayo ma-approve o mag-apply para sa YouTube monetization. So punta na po tayo sa Google Chrome and then sa youtube.com. So kailangan naka-desktop site po muna tayo, no? Ayan. So i-zoom in natin, ayan. And then i-click natin yung logo natin. And then YouTube Studio. Ayan. So click natin 'yan. So may ibang device na naka-direkta sa Studio app. Ayan. So hindi tayo sa Studio app mapupunta dapat. So ayan. So kapag hindi talaga kaya, i-type lang natin yung studio.youtube.com. Ayan. So diyan tayo mismo pupunta sa site na 'yan. So hindi po sa YouTube app. So ayan. Hintayin natin na mag-load yung site. So i-zoom in natin, no. After po tayo makapasok sa site ni Studio. Ayan. So dito sa gilid, makikita natin yung dollar sign. So ayan po yung dollar sign. Ayan. So i-zoom out po natin, no, para makita natin yung requirements ni YouTube. So ito po yung mga requirements ni YouTube para ma-monetize tayo. So monetize ibig sabihin para magka-ads tayo at para bayaran tayo ni YouTube. So ganito po. So requirements, isa sa mga requirements yung turn on two-step verification. So ayan. So kailangan naka-turn on tayo. So para iwas po yan ma-hack. Ayan. So kailangan naka-secured yung account natin. So click lang natin yung continue. Ayan. And then mapupunta tayo sa Google account. And then lagay natin yung password. I-click natin yung next. Ayan, so mapupunta tayo dito. So i-click lang po natin yung next or continue. Ayan, so ilagay natin yung number natin kung saan tayo naka destino. Ayan, so example, Philippines. Ayan, pagkalagay ng number, click natin yung next. Then hintayin natin na may mag-text sa atin. So kailangan active yung number. Ayan, so nag-text na po sila. So ilagay lang po natin yung G189321. So hindi na po pala natin lagyan ng dash or minus sign para mailagay natin yung code na tinext nila. So ayan, so G189321. So importante po no na active po yung number natin para kung sakali ay magka-problema yung account natin ay agad natin itong ma-recover. So basta active number. Ayan, any active number po yan, oh. Ayan, so hindi na kailangan. Ayan, click lang yung next. 189321 lang yun nilagay natin. And then after that, continue lang po natin, oh, yung button sa baba. Ayan. So, mapupunta tayo sa studio.youtube.com. Ayan. So, hintayin natin na mag-load yung site. So, ayan. Naka-check na po yung dalawang requirements ni YouTube. So, una, wala tayong community guidelines strike. At ang pangalawa naman, yung turn on two-step verification. So yung pangalawa na requirements natin ay yung 1,000 subscribers at 4,000 watch hours. So yun po ang requirements ni YouTube.